Nakapunod ako ML, di niya alam, maglalaro pala siya. Oo. Saka kung paano yung killer smile na ginawa niya. Napalaban eh. Napalaban. Di ko nga alam kung smile yun eh. Yun na nga eh. Oo, parang ano eh, liuba-liuba lang. Yun na nga eh. Oo, pero yun. Eto, so, maganda to ah. They're already banning yung mga sustain heroes. Eto na, tinanggal na kaagad. Alam mo naman kasi sa kabilang side eh, Ibos, Captain Pain, matik sa kanya yan. Yes. Pero hindi naman yan tatawaging kapitan kung di siya magaling mag-strategize. So, totoo yan. Pero syempre, mga kaibigan, saan pa natin madalas nakikilala si Kapitan Franco? Ay, sa Franco. Oo, inalabas nga kaya dito ni Kapitan yung Franco. Ang galing manghuli doon eh. Yun na nga eh. Tignan natin dito. Of course, nakikita natin Madam Nadine, Lady Luster, banning out the Rafaela dito. So, sustain supports ang mga binaban. Meanwhile, pare sa kabila, ibang strategy. Yes. Ibang strategy. Mas binaban nila yung mga core heroes na magaling din mag-sustain. Totoo which yan. Is the Esmeralda. Exactly. So kung makikita nyo dito mga kaibigan, mostly yung mga sustain or mga heal heroes tinanggal ng bawat isa. O anong natitira na lang dito, to be honest, like Minotaur. Oo. Wala nang, parang wala na akong ibang maisip na pwedeng mag-heal eh, bukod sa Minotaur. Parang onti nga lang yung support entrance eh, no? Yes. Sino-sino lang ba? Akay... Ano ba? Eudora, considered support ba yon? Parang pwede naman eh. Mage ang unang ano ni Eudora. Ay, oo, hindi siya pwede. Pero ito ha. Oh. X to the board. X to the board. Tank fighter nga pala, no? Oo, tank fighter. So considered. Oo. Okay. Pero right now, ladies and gentlemen, nakikita nyo sa ating screen si hashtag Maladox Lex at si LeBron James together with Miss Nadine Lustre. Yes. Iba talaga ang galaw ni Kuya Lex. Yeah. Alam mo Dax na yan. Dax, nakabala Dax shirt na yan. Napakalakas talaga niyan. Yes. Pero ngayon sa kabila, let's see sinaparing Mabsi naman ang mapapansin natin at sinapapabi. Exactly. And also, Naki Led in here na makikita natin mga kaibigan. Mukhang nagsistrategize din sila ng malupit, ha? Oh, kakaiba to. I like their strategy. Paring, Rob Luna. Yes. So, ay, eka na. Eto like na. Sabi na natin, makakakita tayo dito ng So, kumbaga, ang strategy nila dito, mga gangster. Kumbaga, sabi nila dito, lagyan natin sila ng mga like Uranus na sobrang hirap mapatumba, yung baka na sobrang unat dito. So, dadaanin ng kontrabida dito sa laki ng katawan. Yes, pero yun na nga, paring Manjin, dito sinabi ng ating prod, biglang pwede na daw pala lahat ng hero ngayon. Pwede na lahat. Kasi bitin lang yung mga tank support. Totoo. Bitin lang eh. Saka medyo mahirap magkapatayan eh. Oo. Tama ka dyan. Pero we will be having the same mechanic. Kitna pa rin tayo. Tignan natin ladies and gentlemen, dahil ang kontrabida, again, pinili nila dito yung mga brusko. Oo. Mga kasing laki ni Papa B. Totoo mga yan. Mga ganong klaseng kunat na heroes. Meanwhile, sa side naman ng bida, mukhang meron na tayong bida hero. Oo. Kilala na natin. Well, bukas na kasi lahat ng hero ngayon eh. So, di natin malaman, malay mo pala, magaling mag-export si Miss Nadine. Ah, pwede. Pwedeng, diba? Pwedeng psycho lang. Yes. Parang hindi pa rin natin alam kung sino ba dito yung core hero sa side ng blue. Meanwhile, sa kabila, show naman ang kanilang prior prick. So, talagang ano, talagang full support. Yes, full ang mga support. Pilihan, no? Exactly. Saka, medyo, sa totoo lang, medyo gusto ko yung pick ng Kimi rito eh. On bakit, the side of bakit, the bakit, bakit? Kasi, bakit? Kimi kasi yung pinakamalakas on a level 1 basis eh. Ay, totoo. Tapos, lalo na, isipin mo, paring Manjin, gitna kayo lahat. Meaning to say, isa lang, or kung iisipin mo, pag apat, pwede sa kanila apat mag-ano eh. Magmas. Pwede nila i-funnel lahat ng gold, lahat ng bagay kay Kimi. Pwede. Which is, alam naman natin, ang Kimi, mabilis bumasag. Totoo, mabilis bumasag at alam nating lahat na ang Kimi, hindi mo na kailangan pindut-pindutin. Yes. Slide-slide ka na lang. Exactly. Swipe-swipe ka na lang, paring Rob Luna. Tama ba ako? Totoo yan. Tapos given dito, may mga matitibay pa siyang tanke on the front. Ano ba ang gusto ng isang Kimi? May mag-protect lang sa kanya, totoo. Sa harap at sa likod. Totoo. Kumbaga, protect bago umaksyon, protection. Yan ang mangyayari dyan. Meanwhile, Shin Valdez, locking in. One of his favorite heroes, exactly. Actually, the Gushon. So mukhang Gushon ang magiging core hero for the side of Kontrabida. Perfect din na counter sa isang Kimi. Yes, totoo yan. It's gonna be a perfect counter on the Kimi nga. Yung ano. Kaso ang difference nga natin, paring Manjin, wala tayong buff.
Ay, oo. Oh, kasi medyo malaking bagay, specialist katulad ng mga Fanny, ng mga Gushon, they really need to have the blue buff to be able to maximize their potential. Totoo, so, totoo. So baka mahirapan yung Gushon dito in terms of getting the Kimi in the mid lane. Pero tingnan natin, kasi kung titignan mo si Madam Nads, eh, parang ready na eh. Oo, oh, nakikita ko how focused Miss Nadine Lustre dito. Pinapractice niya na yung mga god thumbs niya dito eh. Oh, yes. Gusto ko talaga malaman, sino nga kaya dito yung gagamitin niya? Totoo. Feeling ko Kimi na talaga yan eh. Pwede, kasi, pwede. Kasi kumbaga eyebrows on flick eh. Matik yan eh. Sa malakas pakiramdam ko, ano eh? Oh. Hilda eh. Hilda? Oo. Oh, oh. Hilda Coronel? Totoo yan. Kumbaga, yan yung pin... kung sa middle lane, palagyan eh. Hilda eh, no? Lang sa, ano eh, sa mga bush, makakakuha ka na ng lifting shield. Ay, parang pwede. Tsaka Hilda, isa yan sa mga ano eh, prayo jungle. At mukhang Hilda nga ata. Tingin ko talaga, Hilda yan, Hilda yan. Hilda, napalaban na sa jungle si madam. Totoo yan, mga kaibigan. At gusto ko dito yung piniling, ano ah, skill or, piniling spell. Ni Madam Lastre. Ni Lebron. Itong revitalize. Revitalize! Kasi wala nga tayong heal, pero pwede tayong gumamit ng spell, which is yung revitalize. Totoo, totoo. So here we go, ladies and gentlemen. Pumasok na tayo sa ating loading screen. This is the Protect the Bida Show Match. SM North! Mag-ingay! Ito na yon. Sino ang unang makaka-5 points at sino ang magiging kontrabida para sa mga bida? Malaman natin ngayon, pero ito kakasalitin na sa news sa atin mga kaibigan. Kung si Nadine Lustre dito ang magiging core hero ng mga bida, nito sa mga kontrabida naman, it's Pochi, Mavsi. Si Mavsi as the Jennifer, it's actually... Guinevere, ladies and gentlemen, ang laro natin ay all mid. So baka bugbugan kagad ang mangyayaring laban, paring Rob Luna. Yes, salpukan kong salpukan dito mga kaibigan. Pero tignan natin kung paano ipopost dito. Sa gitna kagad lumalaban si Lebron. Kakaiba to, kakaiba to. Gusto ko to, Royal Rumble. Kumbaga sa wrestling, paunahan mapitas. Ayan na, nagkakapitasan. Pero dapat ang camera natin ay mag-focus kay Lady Luster. Lady Hilda. Yes, ito si Lady Luster, si Nadine Lustre dito, malaman natin. Ito ha, regardless kung may mamatay sa inyo, wala. Ang kailangan nilang makuha dito, it's either Lady Luster or si Mavsi. Eh si Mavsi, sa sobrang liit yan, mahilig pa na magaling pa naman sumayko-sayko yan eh. Totoo. Hindi mo ma, hindi magpapahuli yan kahit huling-huli na. Totoo. Hindi aamin, pero dito with the magical thumb, patalot. Oh! Medyo mababa na yung buhay, pero makakatakas pa rin naman dito si paring Mavsi. Si Mavsi, umaamba-amba pa eh, no? Nako, Kuya Mavsi, tignan natin dyan. Saka gusto ko yung ano, confidence ni Mavsi, talagang siya yung nauuna. Oo, siya yung nauuna. Sabi niya, itong mga kampi ko, nasa mali naman eh. Tsaka tignan mo to si Lady Lastre, tamang chillax lang, paring rope. Yes, pero look at Papa P dito, papasok, pero tignan natin, wala siya masyadong kunat na mangyari. Pero Chin Valdez, half on life, pero might be able to disengage muna, paring Manjin. Napamali ata ng connection dito ang team ng Kontrabida as Papa B will fall, even though that is a Uranus pick. Siyempre, napakasakit pa rin. Wala pa rin malakas sa marami, paring Rob. Yes, so far dito, mga kaibigan, both of our core heroes, both ng ating bida, wala pang namamatay. Tignan natin, pero nagkakapatayan tayo ng mga support. Sa Kaminator as well. Will fall down. Medyo lumalamang dito, sina Lady Luster. At tignan mo si Lady Luster, tamang ano lang, tamang lakad, walk, trip lang, paring Rob. Exactly. Kumbaga, bakit ko naman kailangan lumaban? Kasi protektado naman siya ng mga kakape. Grabe yung pag-zone out dito ni paring Lebron. Totoo eh, no? Parang talo pa ni na Lebron, pain yung mga tunay na bouncer ni Nadine. Yes. Para makabuhay, nako, pero nauli ata si Madam Lastre, ladies and gentlemen, pero nangyari, clash bell niya maguluhan naman, pero ang camera ay pumupunta para dito kay Hilda. Buhay na buhay pa din. Pain will fall down. Papa B as well. Even Chin Valdez. Dalawa, tatlo, apat, ang daming namatay. Sa pool! Tumama pa yung pana. Tumama pa yung pana, pero dito si Mavsi mukhang may susunod. Pero namatay na rito yung tropa nating si Lina. Pero yun pa rin mga kaibigan. Both of them parehas, Mavsi and Miss Nadine, wala pa rin namamatay. Buhay na buhay pa rin si Lady Luster dito. Again, the difference between
the lineup is that si Mavsi, pwede ka rin siyang mag-initiate. Yes. Ang magiging problema niya dito, ikaw na nagsabi na yung hero ni Nadine Lustre, mataas ang protection dahil sa shield. Exactly, exactly. Saka, the way you see Miss Nadine dito, pero hold that thought, paring man. Jeez, dito merong mukhang may mamamatay. Diretso lang yung pasok. Thumbs up dito, thumbs up doon. Look at the Minotaur. He might actually go double kill na rito yung stopa natin. Papa B, medyo nanganganip! Nako, si Papa B. Nahuli si Papa B. Kulang na lang si Papa B, ladies and gentlemen. At ang nangyayari dito, Lady Luster. Ang tawag dito, pare ko, the great defense is your great offense. Yes. Walang ginagawa. Kahit nga mag-one hand lang siya, kayang-kaya niya maglaro eh. Exactly. Oo. Sabi, play safe talaga dito si Miss Nadine Lustre, and actually it helps his team as well. Totoo. Actually kasi kahit wag nang umatake si Ma'am Nads, pwede nga siyang mag-Instagram eh. Pero nahuli ata dito si Mavsi. Medyo pulado siya dito, ladies and gentlemen. But he is alive. Meanwhile, Lady Luster, tamang FB-FB lang, tamang IG-IG lang, Twitter-Twitter lang. Yes. Relax lang. Oo. IG story. Boris nga talaga dito, but look at Papa P, gumigil na sa lahat ng mga kasama ng mga bida. Oh. Masyado na nga siya dito ang makunat, pero look at LeBron with a zoning out onto the back lanes. Kaya nga kaya, well do dito, papasok Chin Valdez na mga nganip, mukhang mamamatay. Tignan mo yung ginagawa ni Lady Luster dito, pinipicturan niya lang yung mga kasama niya na nagka-clash eh. Tamang selfie lang. Tamang selfie lang eh. Kumbaga, pag pinalo niyo siya sa Twitter, makikita niyo rin yung mga fans club niya ipopose eh. Nadine being safe on the tower, parang ganun eh. Very safe nga talaga, paring Manjin. Pero dito, yung mga kontrabida, may papasok, mamamatay si Nakil. Meron pa nga yatang susunod. Look at the abyssal arrow will be able to connect dito kay paring Chin Valdez. Chin Valdez falling down. Legs at terra malat. Ducks na ducks nga talaga. Dito yung Selena ni paring Selena. Ang maganda kasi dito sa lineup ng bida, paring Cole, mayroon silang instant poke na manggagaling kay Kuya Pin. Exactly. Pero look at that. Kumbaga, walang-wala na talaga doon yung Selena natin. Pero habang merong revitalize dito si paring LeBron, kaya nilang magstay as long as they can. Yun talaga ang plano, paring Rob Luna. Tamang revitalize lang as the Uranus is falling low. May sinipa na naman dito si paring Cho. The Kimi will fall, but yes, again, the Bidas, they are still alive. Lady Luster dito, tamang swag lang. With 7 assists kakalakad. Kumbaga, eto si, ano eh, eto yung fangirl mo na chinichir lang, na chinichir yung mga kampe mo. Yes, but look at it dito. May marang gustong magkaroon ng setup sa may bandang likod ng mga bida. Yun na sinakilin. Oh! May tatamaan ng jeep condo. Pero dito, yung maladaks nating si Lex Aterna will be able to defend yung mga tropa nating bida. Medyo biten, pareng Rob Luna ang nangyayari dito. Lex, ate, ang daming nangyayaring clash. Ladies and gentlemen, bahala na kayo makipag-clash-clash dyan, sabi ni Mavsi at saka ni Madam Nads dito. Si Mavsi, sumusuntot paminsan ng isang kill eh. Gusto niya rin umaksyon eh. Kasi sabi niya, pumunta naman ako dito para umaksyon eh. Totoo yan. Pero may, sabi mo nga, bago siya umaksyon, laging may kasamang proteksyon ng mga tangke. Dito may tatalon, si LeBron ay mawawala. May kalabog pang kasama dito si Minotaur. Dalawa ang mamamatay sa mga bida. Parang gusto na nga yata nilang sumugod. Sa likod lang si Miss Nadine Lustre, hindi siya dito nagpapatinag. Ayaw magpapasok at siya na lang yung passport. Grabe! Nagatira! Sabi, grabe naman dito! Paring Rob Luna, ubos ang mga bouncer. Kumbaga, itong kontrabida, kasing laki ng Jadine Fans Club. Totoo. Pati yung mga bouncer, hindi kaya. Sabi pa ni Nadine dito, total mid-lane lang naman eh. Base na lang kaya ako. Parang ganun eh. Pwede, di ba? Pwede naman eh. Yes. But look at dito, si Mavsi Nakilet will be able to kick si paring LeBron. Makakatakas with a wild chart, but Chin Valdez trying to chase in, killing spree na siya dito. Paano na to, paring Manjin? Yung mga bida, onti-onti na silang napupush doon sa base nila. Sa tingin ko, paring Rob Luna, kay kailangan na ata ang protection ni James Reed. Yes. Parang pili ko fitin sa energy ito mga kampe ni Madam Nadine Lustre. Energy gap, kumbaga. Energy gap nga talaga. Kailangan na kailangan dito.
to ng mga bida. Look mega at fake. Doing some damage but not enough. Tinatangke lang lahat ng damage nung normal attack nung Kimi natin, nung mga tangke ng mga kontrabida. Yun na nga eh. Tsaka grabe to, kung titignan mo, yung camera natin nakapokus sa mukha ng mga bida. Yes. Kay Mavski, tsaka kay Madim... kay nadine lustre. Yes. Swerte mo naman, Mavsi. Oo naman. Pero tignan mo naman dito, Baring Manjit. Gaano sila ka-relax? Relax na relax lang eh, no? Natin mo naman si Mavsi. Oo. 209 pa yan. Maganda rin kasi yung lineup ng kontrabida kung iisipin mo eh. Tatlo sa kanila ang pwedeng pumik-off. Yes. Oo. Pero yun ang mga kaibigan dito. The damage coming from the bida, lahat medyo napufocus doon sa Kimi natin. Kaso nga lang, sobrang kunat ng mga bouncer ng kontrabida. Sobra, sobra ka dyan. Again, you have a Gushon. You have a Queen of Beers. Valdez! Kasap dito, pasok doon. Masakong malalim, pero nagpakalabog. Yung tropa natin, si Weegee 4. Weegee's dito, makakahuli na sila. Dalawa ang patay sa mga bida. Kasama pa rito si Papa Bill. 1 point na rito ang mga kontrabida. Mr. Del Lusler has actually been taken down. Tatalon dito si tropang Mavsi, Weegee 4 and Nakilin. Masyadong mababa ang buhay, Paring Manjin. Ang pagkakamali, ladies and gentlemen, Lady Luster going down and 1 point para dito sa side ng kontrabida. Nice move mula kay Nakil. Head by yes. Boy. Grabe yung ano eh, yung opening na pinapakita rito ni Nakil. Totoo, totoo. Tsaka kasi kung iisipin mo, again, tatlong option nyo para pasukan dito si Lady Luster. You have the Cho, you have the Gushon, and you have Mavsi, which is yung bida din. I think kailangan nang lumaban dito ni Lady Luster eh. Kumbaga, sapakin niya na yung mga kalaban. Ayan o, ganyan na. Pumapalag na, oh. Pumapalag-palag na dito, pero si Papa B masyadong makunat. Look at the last insanity ng tropa natin dito. Ibos Roar nga yata. Ito si Heavy 012. Paring Manjin, sino mamamatay? Nagkaroon ng rambulan, mga kaibigan. Sumatak si Heavy dito. Lady Luster! Holding down! That's gonna be a 2-0 na laban ng point system natin. Kontrabida having a 2-lead laban sa mga bida. Mavsi still hindi pa rin namamatay. But Knucklehead, mapapatay siya ni Kapitan. May susunod pero hindi humihinto ha. Yung mga kontrabida, dire-direcho. Medyo malalim si Papa B. Look at Chin Valdez going in with the incandescence. Makakahabol pa nga yata pero tamang back out na muna onto the sidelines. Sobrang confident dito ng team kontrabida. Pero kung titignan niyo yung mapa natin, yung buong mapa nila, inuubos na ng minions. Sabi ng team bida dito, kami ang minions. Oo. Wala kaming pakisakil. Magaling yung minions namin. Pero yung mga kampi ko, hindi. Ay, sayon. Yun. Yun yung medyo magiging mahirap pala on the side of the kontrabida. Yes, damang sila ng 2 points. Pero yung mga minion waves, dire-direcho. Diretso lang. Exactly. So, by possibility na may isa sa kanilang kailangang mamatay? Or siguro pwede silang mag-depth once na umabot na sa tier 3 turret? Totoo, yes. totoo. Pero again, ang puntos dito na pinaglalabanan ay kung ang bida ba ay makukuha. As Mavsi will go for the magic charm and the spatial migration. He is falling low. Mavsi is going down sa team ni Nadine Lustre. Mavsi, masyado kang batang pasaway. Pag batang pasaway, hindi pwede lumiko. Hindi pwedeng lumiko. Pero dito, yung mga bida, Mr. Nadine Lustre is actually going in. Pinapasok siya dito ni Papa B. Pero siya yata yung masusunog sa kamay ni Heavy 012. Masyadong malalim. Masyadong malalim. Tunaw at tunaw ang taba, mga kaibigan ni Papa B dito doon sa nangyaring laban. Ito na ata ang gustong comeback ng team Bida, pare Koy. Yes, what a comeback nga talaga dito. Though, lamang pa naman ang isang points dito si paring Mavsi. Pero ito, sila na ngayon ang nasa back foot. Sila na ngayon ang dumidepensa. Tignan na rin dito, mga kaibigan, kung paano makakabalik pa sa kanila yung mga minion waves natin. Diretso lang sa base ng mga kontrabida. Diretso lang, mga kaibigan. Bawal lumiko. Tabla ang ating laro. Parehas lamang 23-23. Ladies and gentlemen, sino ang unang tutumba? The arrow na tumama, mga kaibigan. Tunaw na naman. Weegee! At taba, eto. Ang ganda minuman fury sa apat. Ladies and gentlemen, yes. Mayroon follow-up na gaganap. Last insanity. Ang sabog ang mga mukha. Pero napalaban na lang sila dito. Lady Luster, napad ka na. Mavsi! Mamatay siya dito. Medyo with a winter transition. Pero hindi enough yun para ikaw mabuhay. Siya'y mamamatay. Wipe out ang mga kontrabida. Mavsi, Team Mavsi, kaya pa kaya? Tabla, wipe out, ubos, mga kaibigan.
Heavy 12, Lexander 9 Pain. Pushing the tower. Actually, nagpapa-execute sila kasi again, kailangan lamang ang inyong puntos. Yes. Kailangan lamang ang inyong puntos dito, paring Rob Luna. Exactly. So, technically, hindi nila pwedeng bastang tapusin. Kasi as of the moment, mga kaibigan, 13 minutes into the game, tabla ang blab, ang miss na din Lustre and also Mavsi. Unless, paring Rob Luna, maging 3-2 yung score, tapos pwede mo mabasag. Pwede. I think pwede na yun, basta't lamang ka. Yes. Basta't lamang ka. Saka mukhang nakukuha na dito ng team Nadine Lustre yung rhythm ng bawat isa. Nagkakaroon na sila ng chemistry. Kumbaga, nagkakilanlan na. Oo. Parang chemistry lang nila ni James Reed. Yes. Parang gano'n na. Nawala na yung energy gap, parang Magic. Nawala na yung energy gap. Lord LeBron. Nako, tinamaan ang panana naman dito, ladies and gentlemen, pero si Mavsi ang best target dito. Lady Lustre, Jim Valdez, gumugusto. Pumapasok sa likod. Pero uli pa si Lady Lustre dito, hindi, buhay pa din si Madam. At grabe, nakawala si Madam doon, parang outfall lang, the one that got away. One that got away nga talaga dito, mga kaibigan. That's the name of the game. Pero hindi natin makakaila si Maladax, si Propang Lex Averna. Lahat ng arrow niya dito ay tumatama. That's insanity, may mamamatay. Double kill dito, Lex Atena, as well with the exit to the board. Sino pa nga ang susunod? Papa B na lang ang natitira sa mga kontrabida. Lamang na ng isang puntos ang team Nadine Lustre. Hindi magpapatalo, ladies and gentlemen. Mainit ang dance floor, kasing init ni Madam Nadine Lustre. Gusto na ata nila tapusin to, pare Koy. Pero dito si Chin Valdez, buhay pa rin naman. Pero siya dito ni Lex Eterna, mukhang ito na, paring Manjin. Mukhang ito na ang katapusan ng Team Mavsi. Lamang sila rito. It's gonna be Miss Nadine Lustre! And Team Bida getting the victory para sa ating Protect the Bida Show Match. Yes, congratulations to Team Nadine Lustre and also props to Team Mavsi rin for showing up a good fight. Grabe, ang ganda ng ating nangyaring gera, ladies and gentlemen. Kakaiba yun. Yes. Kakaiba yun. And men, what a strategy para sa team ng Liga 2 kontra Bida. Yeah. Ang nangyari lang dito, paring Rob Luna, si Madam Nads, tamang Gedli lang, tapos yung mga kampi niya lang, wala na siyang pakialam sa kanila. Yes, talaga pinoprotektahan niya lang yung sarili niya, pare. Oh. Imagine. And also, it's an epic comeback. Oo. Kasi 0-2 sila, di ba, nung nagsimula. Totoo, kumbaga, sabi ni Madam Nadine dito, love yourself. Love yourself.